Of people. Ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, Nikki! This is Annette. She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd! Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Tak na mukha! Wala ka ngang posisyon sa gobyerno. Naminigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirahin mo yung tangal ng mga kasama ko sa Office of the Vice President? Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white. Mga kababayan, nakakalungkot po yung ganyang sistema na mura ng mura at yung nakikita ng mga Pilipino mula sa pangalawang pangulo, sa pangalawa sa pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay galit at mga violenting pananalita. Nakakalungkot po at saka nakakaumay at the same time. Bago po ako magpatuloy, gusto ko po muna sa inyong ibahagi ano, para medyo maganda naman po yung mabalitaan natin. Gusto ko po muna sa inyong ibahagi yung good news na nangyayari sa Pilipinas. Ang gobyerno po ng Pangulong Bongbong Marcos ay nagpapatayo ng pinakamalaking solar farm sa buong mundo, mga kababayan. Buong mundo, ang usapan dito, pinakamalaking solar farm. Can you imagine kung anong benepisyo ang matatamasa ng mga Pilipino dyan? Kung ako nagkakamali, kuryente, no? Sana, dahil dyan ay magmura na ang kuryente natin. Yan po ay pinakamalaking solar farm sa buong mundo. At ako po, bilang kakamping, bilang Pilipino, kahit hindi ko po naiboto ang Pangulong Bongbong Marcos, ina-admire ko yung kanyang accomplishment na yan, ang kanyang ginagawa na iyan. And of course, yung aking pong binoto, si VP Lenny, nagpapasalamat ako sa iyo, Attorney Lenny Robredo, dahil tumutulong ka sa gobyerno sa pagtulong sa ating mga kababayan. Nagpahatid po ang team Angat Buhay ni Attorney Lenny Robredo ng mga medical equipment para sa mga health center. Andyan po, pinapakita ko sa inyo ang kanilang mga medical equipment na ipinamahagi sa ating mga kababayan. At ang mga kabataang kakamping ng Angat Buhay Team ay namahagi rin po ng relief goods tulong para sa ating mga kababayang nasalantadyaan ng bagyo sa Cagayan, if I'm not mistaken. Ako po yung nakikiusap sa mga kababayan nating Pilipinong DDS. Pilipino din po sila. Sana po bago tayo maging toxic or puro galit at puot ang pinapakita natin sa publiko at sa social media, makipagtulungan tayo, no? Pwede kayong magreklamo, pwede kayong mag-complain at bumatikos, pero sana tumulong din kayo at huwag po kayong mambastos, no? Huwag mambastos, huwag mang insulto, at higit sa lahat, huwag magkalat ng fake news, huwag mag-imbento ng mga kwentong hindi totoo, huwag magkalat ng fake news, huwag magkalat ng kasinungalingan. Magtulungan po tayo, no? So, thankful ako yung gobyerno ng Pangulong Bongbong Marcos
ay nagtatrabaho at hindi po nakikipag-away, hindi nakikipagmurahan. Salamat, Pangulong Bongbong Marcos, dahil mas inuuna mong asikasuhin ng mga Pilipino. Ganon din kay Atty. Lenny Robredo, natalo ka man, kinutsa ka man, ininsulto ka man, niyurakan man ang pagkatao mo, pagkababae mo, ng mga, alam niyo na kung sino sila, na hanggang ngayon, pinagtatawanan. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil hindi ka pumapatol, hindi ka nakikipag-away. Bagkos, nakikipagtulungan ka kay Pangulong Bongbong Marcos kahit naging rival kayo. In your own simple way, tumutulong ka rin sa mga Pilipino at sa mga kabataang kakamping. Saludo ako sa inyo dahil kayo ay nag-exert ng effort at oras para tumulong. Maraming maraming po salamat sa inyo lahat. Mga kababayan, sana ma-realize ni BP Sara na yung ganang pinakikita niya sa publiko ay hindi nakakatulong sa kanya. Sana ma-realize niya na lalong nadidismaya ang mga tao. Na sana ma-realize niya na yung sinasabi niya na napaka-violenting pananalita at hindi maganda sa pandinig ay hindi niyan maipapaliwanag ang mga akusasyon at ang mga binabatong issue laban sa kanya. Nung Vice President sa Atty. Lenny Robredo, binabato rin siya ng mga akusasyon at issue. Pero sinasagot niya ito. Sinasagot niya ang issue. Ina-address niya ang mga akusasyon hanggang sa napatunayan niya. Pinatunayan niya sa mga Pilipino na mali ang mga akusasyon sa kanya, kasinungalingan, at siya ay walang ginawang mali sa bansa. Hindi siya nagmura. Wala pa akong nakitang video or interview or press con na naging violent isa sa pagsasalita. Ganon din ang Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo naman kung anong mga tinamasa din nila ng mga salita, no? Pero ina-address nila. Kaya hindi ko maunawaan kung bakit nagkakaganito ang pangalawa sa pinakamataas na pinuno ng bansa natin. Na hindi yan makakatulong sa kanya para patunayan sa mga Pilipino na siya'y tapat at maayos ang pag-handle ng kondo ng taong bayan na walang nangyaring katiwalian. Hindi yan makakatulong. Hindi yan malilinaw ang mga bagay-bagay. Na yung murahin ng presidente, ang first lady, ang house speaker, lalo lamang dadami ang madidismaya. Maaari sigurong makakuha siya ng suporta sa mga dati na niyang taga-suporta, pero hindi madadagdagan yun. Kaya nga po ako, mga kababayan, bilang Pilipino, ako po'y nalulungkot sa ganyang uri ng sistema, sa ganyang salitaan. Kasi hindi naman po siya basta kapitan or mayor lamang. Siya ay vice president ng bansa. At ang kanyang mga sinasabi ay naririnig ng maraming Pilipino ng buong mundo. Mamukat-mukat mo, laman na siya ng international news. Kaya dapat talaga ang pinuno natin, kahit may emosyonal na nararamdaman, dapat maging professional sa publiko. Hindi yung magpapadala sa emosyon. I-address ang mga bagay-bagay professionally, sagutin. Hindi yan ma-resolve ng murahan at mga violenting salitaan. Marami pa po sana akong gustong sabihin, mga kababayan, pero hindi po maganda ang pakiramdam ko dahil po ako ay may sakit, may trangkaso. Pero gusto ko lang mag-express ng nararamdaman ko sa nangyayari sa bansa natin. Nakakalungkot, no? Kaya kahit papano, isinashare ko sa inyo yung good news, yung ginagawa ng gobyerno, yung solar farm. That's amazing, mga kababayan. Napaka-admirable nun. Imagine, pinakamalaki sa buong mundo. Kahit papano, makilala man lang ang Pilipinas sa ganun. At panigurado ako, walang duda, tayong mga Pilipino ang makikinabang. Hindi man mabuksan muli ang Bataan Nuclear Power Plant, eto naman pala, meron pala tayong matatamasa na benefit sa pinakamalaking solar farm sa buong mundo. Ayan, ipapakita ko po sa inyo yung resibo, yung balita, no? At sana dumami pa yung mga leaders natin, nakagaya na Atty. Lenny Robredo, natalo man at kinutya, ininsulto, pinagtawanan. Sabi pa nga ng video na ipinakalat noon, Len-Len loser daw. Diba? Len-Len loser. Alam niyo, sa totoo lang, nasaktan kami noon, mga kakamping, nung ginawa yun kay Atty. Lenny. Na pinagmukha siyang puppet. No, ginawan siya ng puppet.
kahit hindi naman siya talaga puppet ng oligarch. Kasi alam niyo mga kababayan, ang bintang kay Attorney Lenny, puppet ng oligarch, tapos link sa NPA. Imposible po yun, dahil ang oligarch, kapitalismo, kapitalista, ay kalaban ng mga rebelde. Magkalaban pang ideology nila. Kaya hindi po totoo na si Attorney Lenny ay link sa NPA at puppet po ng oligarch. Hindi po totoo yun. Siya po ay public servant, woman of the masses. No? Kaya sana, Attorney Lenny, huwag ka nang tumakbo sa pagka-presidente sa 2028. Diyan ka na lang sa Naga. Hindi mo deserve ang pambabastos, pagyurak sa pagkatao mo, sa pagkababae mo, pangiinsulto sa iyo at sa mga anak mo at sa asawa mo. Hindi mo deserve yon. Wala ka naman kasing ginawang kasalanan sa mga Pilipino. Hindi mo kami ninakawan, hindi ka nangupit. Because 4 consecutive highest score ratings pa nga ang binigay mo sa amin at saka ISO certification. Sa madaling salita, maayos ang pamamahala sa OBP at maayos at tama na paggamit ng pondo ng taong bayan. And kay PBBM, I hope na you stay that way, na hindi ka pumapatol sa mga salita ang hindi maganda sa pandinig. Mag-focus ka na lang sa amin mga Pilipino, handa kaming tumulong sa iyo, kaming mga kakampi, handa kaming makipagtulungan, handa kaming samahan ka para sa bansa natin. Kung ano pa yung mga susunod mong proyekto, pangako, ipapaalam ko yan sa mga Pilipino para hindi puro negative lamang at hindi puro sama ng loob ang nararanasan or nakikita ng mga Pilipino sa publiko. Pangako na i-amplify ko yan para malaman ng mga Pilipino na nagtatrabaho ka at inaasikaso mo kami. Yun lamang mga kababayan, medyo hirap na po ako magsalita dahil masama po talaga ang pakiramdam ko. Maraming pong salamat sa panonood. Sana po ay kahit pa paano may nare-realize kayo sa mga sinasabi ko at may takeaways kayo. Aasahan ko po ang inyong komento, babasahin ko po yan habang ako'y nagpapahinga at sana po malike nyo ang video natin at makita-kita po tayo sa susunod kong video. Maraming pong salamat.